Hindi pa ako daw umuwi. Ito na yung guys, yung truck. Ewan ko lang, makakasabay ako dito kasi ito yung 10-wheeler yan, oh. Ito yung ticket ko, makakaalis ako dito. Hello guys, ito dito ngayon sa Bali ng Pino. Mayroon tayong gagawin isang aktibidad kung kasan is Pilipino yung buo sa mga magitan itong matalim na contraption na to. Natawag dito is kaguran. Ayan, oh. Ayan. So ganito po yan guys. Ito yung kaguran. Makikita nyo, ilalba ko lang to yan. So, ito yung kaguran. Ito po yung buko. Gagawin po is ikakago dito. So as long na maubos to, okay na. Pati to guys. Isa, dalawa yan eh. Ito yung buhay dito sa Bicol, ganito. Kasi wala dito yung kagaya sa Manila na de Corriente. Yeah, experience lang to. Ngayon guys, kapag malapit ng ubos, ginagawa namin is pinipino namin. Ayan, gilgilid hanggang sa walang matira. So, ganito yung buhay dito guys, sa probinsya. Dito kasi lahat dito is manual or analog. Analog lahat yung mga gawain, hindi kagaya ng automatic. Kaya sa ano na automatic. Pero kahit ganun pa man dito is masaya pa rin yung mga tao. Masaya pa rin yung mga tao dito kasi ito yung mga normal na pamumuhay dito. So kahit paano is nakagawa sila ng mga amazing things. So kagaya sabi ko, ito yung mga normal na pamumuhay dito sa probinsya. Wala na bang gagawin pa dito? Hindi, mga ano, dati naman sa paligid mo is dati is pera. Mapadahon man, or mapabuto ng pakwan. Sa lahat ng mga napapunta sa paligid natin is lahat dyan is pwedeng gawing pera. Pati yung dahon na yun, no, dahon ng saging dito, ginagawang pera guys. Dito na ipagpalit sa pera dito. Kasi yung ginagawa dyan is pinambabalot yung sa ano, yung mga suman-suman. So yun. At this point, wala akong naisip na vlog. Pero may isang bata sa akin na lumapit at sabi, sama daw ako sa kanya sa kumundukan para tinignan niya yung lukad or yung kobra. Ngayon, hindi ko na-vlog kung saan sila pupunta. Pero habang nandun ako sa pinakamatayog na lugar, doon ko na na-vlog itong senaryo na ito. Oh, grabe. Ito naman yung part. Saan? Oh, grabe. Ito. Punta tayo sa kailang payag. Hirap na hirap tayo dito. Umakyat muna. Hindi na ako sanay guys, umakyat din naman yun naman to. Okay. Kabundukan! Parang awa mo na! Wala pa akong jowa! Napakasawa kaya dandanin lang. Yes daddy! Antay! Ngayon is, hindi na magbubuhat. Nandito lang ako para i-video yung kopra kung ano yung buhay dito sa probinsya. As you can see, kayo na pa kami naglalakad. Dun pa kami sa kabilang banda. Dito kami, may kalagitnaan ng kabundukan. Punta kami dun sa baybayag nila. Payag. May tawag nila parang kubo-kubo dun. Kung saan nandun yung kopra. Ang gagawin nila is bubuhatin nila from there sa payag. Papunta dito sa San Bernardo ngayon. Guys, hirap talaga ng buhay dito. Butik nahirapan ako, hindi pa ako nakakapagbuhat. Hindi pa ako bumubuhat ng tinatawag ilang kopra. Tinatawag ilang lukad. So, tara para makita natin. Meron ako ditong ewan ko, 20 years old lang ata. Pero kung makapagbuhat siya, ang lukad is halimaw talaga. Mga ilang kilo yan? Ang magkamitin tayo. 60 kilo? Ngayon ko ka eh. Ang dalawang ko. Ibang ngayon ko. Ibang ngayon ko. Ibang ngayon ko. Ibang ngayon ko. Ano yung lukad? Ay, sinasakop pa yan. Oo. Paano nga sakop? Ang mga bisay. Hindi talaga. Kaya sabi nila, nahirapan na agad ako dito. Pag pataas pa baba ang daan ng puta, dulas pa. Plus bagyo, tapos maulan pa. Wala sa kondisyon. Pero ito talagang, ano ba sa Bicol yung masipag dito? Kaparangahon pa. Diba?
Ito buhay dito. Magkano naman yan sa isang sako? Kilo is magkano? 3,000 Mahal na. Di nga, legit, magkano? 1.5 lang. 1.5? Kapag isang sako, 1.5 sa 60 kilos. Paano nyo na malalaman na 60 kilos na yun dito? Mayroon kayong timbangan? Pancha. So, ganun. Okay. Mas yung kansi ito, yan, isang sako, isang, ilang, may sako pa ba kayo dyan? No. Ay, tigil sa isa kanyan. Dadala ka rin? Hindi, hindi ko kaya. Oh, mas ano ako sa ano, electronics eh. Mas bilang tong buhay dito. Ito talaga guys, legit dito. Wala pa yung pili. Kasi yung pili naman is inakit sa puno and then kinakawit tapos papulutin din ng kung sino yung taga-kawit o sino yung taga-puno. Dito naman yung copra galing sa mga nyog. Mag-ano siya, kakawit sila ng nyog doon tapos papalawin. Tatanggalin yung coconut husk ayun oh. Yan yung papalawin. Tapos babasagin. Magbasagin oh, ganun. Sa dulo. Hatiin pala. Wala akong rotan ng ganyan. Ito. Ito. Wait lang. Ito guys. Yan guys yung coconut husk. Ito naman yung bao. Tapos hatiin yan. Tapos mag... Kasi itong tugon na yan guys is mayroong butas yan sa ilalim. Sisindihan dyan sa ilalim. Tapos magkakaroon ng apoy, tapos magkakaroon ng radiation galing sa apoy. Galing sa ano, galing sa baba yung radiation pataas. And then yung baon na kaganyan, nakalahati, igaganyan hanggang sa maluto. As you can see, ayun yung resulta ng pagkaluto niya. At ipupunta na yun sa, ipupunta na yun din sa may tindahan para ipatimbang. At pagkatimbang na, siyempre, tumitimbang. Depende sa timbang o depende sa kilo yan. At sila magkakapera. Tsaka isa pa is, pag napunta na sa tindahan, ipupunta naman yun sa punto o sa bayan para i-deliver sa isang factory na paggawaan ng mantika. So yun po yung cycle dito ng tao. So talagang mahirap talaga. Doon pa lang sa daan, nahirapan na ako. Kasi akit baba po yung daanan dyan. Sa baba. Akit. Bakit? Tapos baba. Akit ng baba na naman. Tsaka ito guys, dumi-dumi na lang pa ako. Ha, pagod na pagod. So, tara, tayo sa kayo lang. So, ito yung lukad guys. Ayan, ang lukad. Ito yung resulta ng pagkainit dun sa may pugon. Pag niluto mo sa pugon. Sila yung dahilan kung bakit meron ganito. Malaking shoutout po sa inyo sa mga ganitong gumagawa ng ganitong klaseng produkto. Talagang nakita ko talagang hirap talaga ng buhay din sa Malaysia. At sila hindi lang, but may mantika sa kanila. Mga paano pa inihaw, nakapitso, sino daw inihaw na may imbudyo dito sa... Shoutout po sa... No. Tama ba, mantika yung mantika dun, no? Ginagawa mantika? Tama. Kasi dinaan namin, papunta namin dito, nadaan namin ito lukad eh. Yung manipak, yung ano, yung... Mantika. Yung kung saan dinadala yung mga lukad. Para may kalaman kayo kung gaano kahirap buhay dito. Ayan. Lukad. Ito na nauna mga... Ito na mag... Nantaw ka na, men. Men, nantaw ka na. Ano? 17. Talaga. Ako, 27 na ako. Pala 10 taon yung... Ikaw may kailo. Basit na yung kumanda. Huwag na! Lalo, palaki shoutout sa inyo. Salamat po! Sige. Dito muna kami. Kay babalik na ako sa bahay. Ito na. Papunta. Pabalik na kami. So, ito yung ano. Ito yung proseso, guys. Ayan. Shoutout pala sa mga parpataan. Tagapasaan pala. Tagapasaan yung tawag sa kanila dito. Then okay no, pwede yung kalabaw dito. Sabi is hindi naman sa bawal. Hindi lang makausad ng maayos yung kalabaw kasi yung daanan dito is makitid. Tsaka plus at plus, packet pa. Sobrang baka mamaya laylay na yung dila ng kalabaw. Hindi pa makarating sa isang destinasyon natin.
Grabe to, mga ito yung literal na bayani dito eh. Mga ganitong klaseng pamumuhay. Hi vlog, welcome to my guys. Ito, Minto, gagawin bigat-bigat niyan. Hirap yan. Hanggang dito lang muna tayo. Kita-kiss tayo dun sa may at Ate Rhea. Okay, kailangan ko mag-guide sa kaila. Ano yan, may vlogger? Namorder. O, di ba, hirap pa. Kikiluhin pa yan dyan, oh. Tapos, natin malalaman kung magkano yan. Okay, lalo to. So yun, hindi ko na sila lang dyan bahala. Basta yun yung buhay dito sa lokal. Magdahin.